Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon po tayo po ay nandito muli sa ating Rema Feels Bible Study. Yan, kumusta na po kayo? Magandang hapon po. Yan, so sa ibang part po ay mainit, sa ibang part po ay malamig. Sa ibang part po ay kumukulog, dito po ay malakas ang kulog. Yan, so mag-ingat po tayong lahat. Yan, so nung praise the Lord po kasi nung last week, tayo po ay tinuruan ng mga pastors po natin. Amen po na ano ba yung mga attitude na masarap pastoran. Amen. So, praise the Lord po. So, yun po ay naisiris po sa atin ang ating mga pastor. At ngayon po, tayo po ay mag-aaral po ng bago po nating series, ng bago po nating topic. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Naman sa pangalan namin, Panginoong Jesus, salamat Panginoon sa hapong ito, O Diyos. Malaya po kayo, nakausapin ang bawat puso namin, espiritu namin. Turuan mo kami, Panginoon. I-reveal mo, Panginoon, ang sarili mo sa bawat isa sa aming, Panginoon. Narito kami, handa kami na makinig sa mensahe mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so magandang hapon po muli sa inyong lahat. Yan. So, nandito po tayo ngayon sa bago po nating topic, the I Am's of Christ. Yan. Sino nga po ba ang Panginoong Jesus? The I Am's of Christ. Ang mga claims ni Jesus kung sino siya. Sa paglakad po natin sa buhay Kristiyano at pananampalataya, mahalaga po na kilala at kinikilala natin ang ating sinasampalatayanan. Para hindi po tayo madaling mailigaw ni numan. Amen po. So, dito po, ang sabi po, the I Am's of Christ. So po, magsimula po tayo sa number 1. Sabi po dito, I am the Messiah. Sabi ng Panginoong Jesus. Ayan po. Bago po tayo pumunta sa verse natin, pakisamahan niyo po muna ako. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Exodus chapter 3, verse 13. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Yan. Dito po sa NLT version, God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yan. I am, sabi niya. Who I am. Ako'y si ako nga. Ngayon po, dito po, sa verse po na to, ito po yung pangalan ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang sarili. Nung kinausap siya ni Moises, nasabi niya, ano yung pangalan na sasabihin ko kapag tinanong nila ako sino yung nagsugo sa akin? Sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo, ako'y si ako nga. Ngayon po, dito po sa number 1, sabi niya, I am the Messiah. Makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 4 verse 26. John chapter 4, verse 26. Kung maalala po natin, ito po yung kwento na kung saan ang Panginoong Jesus po ay nakipag-usap sa isang babaeng Samaritana. At siya po ay nanghingi ng tubig dito. Tandaan niyo po ba yun? At sa kanila pong, alam naman po natin na parang prohibited sa kanila, bawal sa kanila yung makipag-usap sa mga Hudyo, sa Samaritano o Samaritana. Amen po. Ngayon, nung time po na to, ang Panginoong Jesus ay nakipag-usap sa kanya at nagkaroon sila ng interaction na po. At sa kanilang pag-uusap, dumating po sa point na na-reveal ng Panginoong Jesus yung love life nung babaeng Samaritana. Amen po. Na-reveal ng Panginoong Jesus yung sitwasyon ng babaeng Samaritana at nagulat yung babae na paano nito nalaman?
paano niya nalaman yung sitwasyon ng buhay ko? Paano niya nalaman yung love life ko? Kaya ang sabi ng babaeng Samaritana sa kanya. Sige po. Sa verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So yun, nagkaroon na po sila ng interaction na patungkol sa kanilang mga, sa kanyang paniniwala, yung babaeng Samaritana. No po, ngayon, dito po, makikita po natin na sa kabila ng, ayun po, yung sa love life niya, hindi maayos, maalam siya patungkol sa mga beliefs o yung pagsamba. Ngayon, sinabi dito ng Panginoong Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ngayon po, sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Tinan niyo po, no? Yung babae, may alam siya patungkol sa reliyon, sa pagsamba. Ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Yan po. Ang sabi po ng babae, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus told her, sa NLT, ang sabi niya, I am the Messiah. I am the Messiah. Ngayon po, ang sabi po dito ng Panginoong Jesus, akong tagapagligtas. I am the Messiah. Ang sinabi nga po dito, I am. Sa Exodus chapter 3, verse 14, sinabi ng Panginoon kay Moises, nasabihin mo na ako na Diyos, ang pangalan ko, ako'y si ako nga. I am who I am. Amen po. Nakukuha po natin. Ako'y si ako nga. I am who I am. Ito yung pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili. At dito po sa verse na to, sinasabi ng Panginoon, ako ang Diyos na tagapagligtas. I am the Messiah. Kapag sinabi po natin Messiah, siya yung pinangakong tagapagligtas. Sabihin natin, siya yung deliverer, savior, siya yung rescuer mo. Amen po. So, sinabi dito ng Panginoong Jesus na, I am the Messiah, ako yung tinutukoy mo. Hindi po lingid sa ating pong kaalaman na ang Panginoong Jesus po ay binugbog, hinugupit na maraming beses. Tiniis niya ang lahat ng hirap. Siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay para po tayo ay maiiwas at mailigtas sa kapahamakan naghihintay sa atin. Saan? Sa impyerno. Dahilan po sa kasalanan po natin mga tao. Amen po. Alam po natin lahat yun eh. Nang sabi, dahilan sa kasalanan natin tayo po mga tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahilan sa kasalanan natin, may kapahamakan naghihintay sa bawat isa. Ano po yun? Ito po yung impyerno. At ito po, ang Panginoong Jesus po, yes, iniligtas niya po tayo sa impyerno. Pero hindi lang po niya tayo iniligtas sa impyerno, kundi ang sabi dito, sa lahat ng bagay. I am the Messiah. Kaya kanyang tulungan. Kaya kang saklolohan, sagipin ng Diyos, alisin ng Panginoon sa pangit na sitwasyon na meron ka ngayon. Ang sabi ng Diyos, I am the Messiah. Kapag sinabi mong I am, present yan. Hindi niya sinabing I was the Messiah. Sabi niya, kapag I was kasi past tense yan eh. Sabi niya, I am the Messiah. Ako ngayon. Ako ngayon. Yung tagapagligtas mo. Ngayon po,
Mixi lang naman din share ko sa inyo. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? May sakit ka ba? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the Messiah. Ako ang tagapagligtas mo ngayon. Ililigtas kita dyan sa sakit mo. Ulitin ko po, hindi lang po siya yung tagapagligtas natin sa impyerno. Kundi kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kaya kang i-rescue ng Diyos. Kaya kang alisin ng Diyos dyan sa pinagdadaanan mo. Napapagod ka ba? I am the Messiah. Aalisin kita dyan sa kapaguran na yan. Nade-depress ka ba? Nasasaktan ka ba? Broken ka ba? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the Messiah. Ililigtas kita dyan. Aalisin kita dyan sa pangit na pakiramdam na yan. I am the Messiah. Nahihirapan ka ba? Naghihikahos ka ba? Wala ka bang pera? Lubog ka ba sa utang? Nalulunod ka na ba? Na-overwhelm ka na ba dyan sa pinagdadaanan mo? Ang sabi ng Panginoon, I am the Messiah. Ako ang tagapagligtas mo. Ngayon, ililigtas kita. Nasasaktan ka ba? Nalilito ka ba? I am the Messiah. Naguguluhan ka ba? Yung hindi mo na ba alam yung gagawin mo? I am the Messiah. Natatakot ka ba? Sabi ng Panginoon, I am the Messiah. Aalisin kita dyan sa takot na yan, sa pangamba na yan, dyan sa worry mo na yan. Aalisin kita. Ire-rescue kita dyan sa pinagdadaanan mo. Sabi ng Panginoon, I am the Messiah. Ako ngayon, ililigtas kita. Ngayon na. Naalala ko po yung kwento nung kay Pedro. Amen po, nung nandun po sila sa may bangka. At, sige po. Nandito po yung sa Mateo chapter 14, verse 22. Ayan. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manala at nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ngayon habang nasa laot po yung mga alagad po niya, sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Yung bangka po na sinasakyan ng kanyang mga disipulo ay sinasalpok ng mga alon. Nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalubutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila, ngunit nagsalita si Jesus. Sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Sabi ng Panginoon, ako ito. Sabi niya, I am here, I am. Sabi ng Panginoon, natatakot ka ba? Ano po ba yung sitwasyon natin ngayon? Minsan natatakot ka ba sa responsibilidad sa ministry? Natatakot ka ba sa responsibilidad sa pamilya? Natatakot ka ba na, ayun nga eh, sa pagpapahawak sa'yo ng simbahan? Natatakot ka ba sa mga bills? Natatakot ka ba sa pambayad ng mga renta? Naguguluhan ka ba? Nag-worry ka ba? Sabi ng Panginoon, ako ito. Sabi niya, I am the Messiah. Ako yung tagapagligtas. Ano man yung sitwasyon mo, ire-rescue kita dyan. Pakiramdam mo ba, hindi mo na kayang bumangon? Pakiramdam mo ba, dapang-dapa ka na? Hindi mo na ba kayang tumayo muli? Sabi ng Panginoon, I am the Messiah. Ako to, tagapagligtas mo. Hindi na kita ililigtas dyan sa kasalanan. Hindi na kita ililigtas sa impyerno, kundi aalisin kita, ililigtas kita dyan sa pangit na sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Sabi ng Panginoon sa Psalms 46 verse 10, Be still, sabi niya doon, Peace, be still, and know that I am God. I am God. Sabi ng Panginoon, natatakot ka ba? Nag-uuri ka ba? Nangangamba ka ba? Sabi ng Panginoon, Be still. Relax ka lang. Kalma ka.
ako ito, sabi ng Panginoon. Ako ito ang Diyos. Ililigtas kita. Pumanatag ka lang, panatag ka lang. Kalmado ka lang, relax ka lang. Minsan tayo po, nagugula tayo. Kaya minsan, natatakot tayo sa mga, o maaari nag-worry ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Diyan sa sarili mo, sa ministry, sa pamilya mo. Pero ang sabi dito ng Panginoon, I am the Messiah. Aalisin kita dyan. Ililigtas kita dyan ngayon sa sitwasyon mo. Dyan sa lubog na sitwasyon mo. Amen po. Sabi ng Lord, be still and know that I am God. I am God. Ako ito. Tagapagligtas mo. In control ako. Minsan hindi mo maintindihan yung nangyayari. Pero sabi ng Lord, I am in control. Hawak kita. Huwag kang matakot. Tagapagligtas mo ako. Amen po. Ngayon, sabi dito, kapag sinabi ng Diyos na I am the Messiah, may pag-asa sa Kanya. Kahit na anong sitwasyon mo, bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa. Ililigtas ka niya dyan. Amen po. At dyan sa pinagdaraanan mo, sabi ng Panginoon, ako ito ang tagapagligtas mo. Ililigtas kita. Aalisin kita dyan. Tutulungan kita. Re-rescue kita. Sasagipin kita dyan. Amen po. Dumating po yung time na nung ako po ay una kong mag-worker, hindi ko po ito makalimutan kasi nag-fasting ako, nagtanong ako noon sa Panginoon. Lord, pagkatapos po ba ng first term ko na to, ako po ba ay magtatrabaho na o magre-renew ako? So sinabi ng Panginoon na sa akin na mapapamahal ka sa gawain. Ibig sabihin, mag-full-time po ako. So, nagtuloy-tuloy po ako. Dumating yung time na ako po ay, syempre, may isip mo na paano yung darating yung time, tatanda ka, paano yung magiging future mo. I mean po, paano yung mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa'yo sa kinabukasan? Ngayon, alam niyo po, dumating yung time na napupuno ako ng worry, napupuno ako ng takot, ng pangamba, alalahanin. Alam niyo po, nung ako po ay nananalangin, may mga kasama po akong mga worker. Nasabi noon sa akin ng Panginoon, kung nagawa ng Diyos, sabi niya sa Romans chapter 8, kung nagawa ng Ama na ibigay ang Panginoong Jesus para sa atin, hindi ba niya kayang ibigay yung pangangailangan mo? Sabi ng Lord sa akin, hawak kita sa aking mga kamay, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ikaw yung tagapag... Sabi niya, ililigtas kita. Ako yung tagapagligtas mo. Ano man yung mangyayari sa'yo in the future, sagot kita. At alam niyo po mga kapatid, pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ang sabi ng Panginoon sa'yo, I am the Messiah. Akong bahala sa'yo. Kung tinawag kita sa ministry na to, sagot kita, huwag kang matakot. Sumunod ka lang. Ililigtas kita kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Sabi niya, I am the Messiah. Sabi ng Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana, I am the Messiah. Ako yung tinutukoy mo. Ako yung pinangakong tagapagligtas na pinadala para alisin ka dyan sa sitwasyon mo. Kaya po mga kapatid, kung dumarating yung time na parang naguguluhan ka na, nahihirapan ka na, nade-depress ka, gusto mo nang bumigay, paalala sa'yo ng Panginoon, ako ito, tagapagligtas mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. De-deliver kita. Ire-rescue kita kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Amen po. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan namin, Panginoong Yesus, salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, sa mga pangako mo, O Diyos, na ikaw yung tagapagligtas namin. Hindi lang sa impyerno, kundi sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, kaya mo kaming i-rescue. Kaya mo kaming iligtas, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, O Diyos, yung lubos na pagtitiwala at pananampalataya namin sa'yo. Panghawakan namin yung mga pangako mo na Lord, ikaw yung Messiah namin. Sa lahat ng sitwasyon, sa personal namin, sa ministry, sa family, Panginoon, sa trabaho, so kung ano man yung kinakaharap namin, makita namin, Lord, na ikaw yung Messiah namin. Pag mas lalong lumalim, Panginoon, yung tiwala namin sa'yo, pag-asa namin sa'yo, Ama. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo.
ina-appreciate namin, Lord, yung mga salita mo sa bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po kayo. Akas po ng kulog dito. God bless you po. See you po.